atin pong dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalaala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong, pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya, noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingit sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsaga ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya. Kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po sandali. Announcement. Ati Virgen de Lourdes, 400 plus pages coffee table book of historical data and amazing images awaits you. Get this collector's item now on sale at the Ensol Religious Store. Likewise, the Ensol Calendar 2023 is still available at the religious store and at the parish office. Thank you. Magandang hapon mga kapatid, natitipon tayo ngayon sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ngayon ay ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes na may temang simbahang sinodal, nagkakaisa, nakikibahagi at nagmimisyon kasama si Maria ang Birhen ng Lourdes.
Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverendo Padre Paul Vincent Perlado ng Order of Friars Minor Capuchin, ang Provincial Councilor at Secretary ng Kapatirang Capuchino ng Pilipinas at Guardian ng Santa Teresita del Niño Jesus Parish sa Canlaon, Quezon City. Tayo po'y magsitayo. Oh, yeah.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Yeah.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugita ang kalinis-linisang ina ng Diyos. At kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan Niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang Ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng Kanyang Ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa Kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ko. Ang lahat ng ito, ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon. Dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para sa mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari rin buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari rin ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang dakdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo at makinig sa mabuting balita. Ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, pinatin niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at bunggalak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pakirinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niyang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpa kailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo po nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, at maligayang kapistahan po sa inyo pong lahat. Gusto ko po i-share yung pong unang pagbati po sa akin kanina sa kapistahan po na ito.
ng ating mahal na inamahal na Birhen na Lourdes. Napaganda po. Sabi po dito sa message na pinadala po sa akin, "We humbly ask for your glorious intercession for the healing of all the sick, suffering of depression, the elderly, people with disability, infected with COVID, and spiritual and emotional healing for all families and our country." Diba po, no? Nag-resonate po sa atin. Marahil po ito po yung damdamin po natin, kaya po nandito po tayo sa araw po na ito. Dahil po lumalapit tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng tulong ng mahal na ina para po sa kagalingan na ating pong mga iba't ibang mga karamdaman. Alam po, kung babalikan po natin na po yung kwento po ng aparisyon ng mahal na ina kay Santa Bernardita sa Lourdes, di ba? Isa po sa mahalaga pong tanda na ipinahayag doon ay yung mga pagpapagaling ng mga himala na hanggang ngayon po ay marami pa rin po ang nagtatamasa noong mga biyaya po na yon na kagalingan. Pero mahalaga po, mga kapatid, na makita po natin ang karamdaman ay hindi lamang po sa aspetong personal at physical. No, yung mga atin pong personal, sarili, physical, ano bang karamdaman yan? No, cancer, tuberculosis, COVID, o sakit sa aso-asuan. Pero mahalaga po na pagtuunan din po natin napansin yung makaramdaman sa kalooban. No? At yung makaramdaman sa ating ugnayan, no? Pangkalahatan, ugnayan sa bawat isa. May karamdaman din po tayo sa ganda pong aspeto. Kaya nga po, napaganda po na ngayon pong taon na ito, ito po yung ipinapamulat po sa atin sa tema po natin. No? Binibigay po sa atin, no? Kung nyo pong maalala, si Pope Francis, 2 taon na po nakaraan, pinamulat niya po sa atin yung kahalagahan po na makita po natin tayo bilang simbahang sinodal. Ano po ibig sabihin? Tayo po lahat, ano, naglalakbay sama-sama. Sa lahat po, no, ng mga antas, ng mga mananampalataya, no, malayko, religyoso, religyosa, no, mga pari, lahat po tayo, bata, kabataan, senior, malulusog, may karamdaman, lahat po tayo, kapatid, dahil po tayo ay mga binyagan, tayo po ay tinatawagang maglakbay sama-sama. No, sama-sama tayo naglalakbay, walang iwanan. At yung pong paglalakbay na ito po, sama-sama, makita po natin sa tatlong mahalagang aspeto na nakapaloob nga po sa tema po natin ngayon pong taon na ito. No? Nagkakaisa, nakikibahagi, at nagmimisyon. Ito po yung mahalaga pong aspeto na muntawag po nating synodality, paglalakbay po ng sama-sama. Napaganda po para makita po natin na sa taon po na ito, hindi po tayo nag-iisa. Dito po sa malaking, isang malaking hamon po ito eh. No? Hamon po ito para po sa ating lahat. Ibinigay po sa atin ang ating pong mahal na Inang Maria. Bilang, sabi po dito, kasama po natin, gabay po natin para makita po natin ang daan na ito ng sama-samang paglalakbay. May tatlong bagay po sa mahal na ina, nais ko po makita po natin kung bakit siya ay isang mahalagang gabay sa ating sama-samang paglalakbay. Una po sa lahat po, yung kanya pong pananampalataya. Pananampalataya po ng mahal na ina. Punta po natin dito sa Ebanghelyo, bago po itong takpo na ito, nang dumalaw siya, na nagaling po siya doon sa pagpapahayag sa kanya na siya ang magiging ina ng tagapagligtas. Makita po natin doon na tinanggap niya po ito pong misyon na ito, nang may pananampalataya at pananalig. Kaya nagdala po ito upang maging kaisa siya, pagkakaisa, kaisa siya doon sa kalooban at layunin ng Diyos. At ngayon, itong magandang balita na ito, hindi niya po ito sinarili, kundi naging daan din ng pagkakaisa na ito ay dinala naman niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. No, di siya madamot, ang mahal na ina. Ito ay kanya, no, dinala niya ito. At yung pagdala na ito, may tapon natin yung pangalawang mahalagang bagay sa mahal na ina. Yung kanya pong paglilingkod. Alam po, nagpunta pong mahal na ina, hindi lang sa dumalaw lang siya. Pero sabi ako doon, kasama siya. Kasama, tumira, kasama ni Elizabeth. At ito pong pagsama ito ay paglilingkod. Pagbibigay ng kanyang sarili bilang pakikibahagi. Pakikibahagi niya yung kanyang oras, lakas, panahon, kanyang buhay
ibinahagi niya sa kanyang pinsang si Elizabeth. At hindi lang doon, kundi kasama ng Panginoon, siya ay naglilingkod sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, mula sa kapanganakan, sa kanyang ministeryo, sa kanyang kamatayan sa paanan ng krus, sa kanyang muli pagkabuhay at hanggang sa buhay ng simbahan. Nandun ang mahal na ina, patuloy na nakikibahagi sa pamagitan po ng kanyang paglilingkod. At yung pangatlo po, kasama po dito ko ng kanyang pananampalataya at paglilingkod ay ang kanya pong pagpapahayag, mga kapatid. Ito po, nakita po natin sa Ebanghelyo, yung Magnificat, di ba? Yung awit na ito, pinahayag niya ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na ito, ipinahayag niya sa awit kanyang buhang bibig. At dito ipinapahayag niya, hindi lang sa kanyang salita, kundi sa kanyang buhay, ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Pinahayag niya, hindi lamang po sa salita, kundi masi sa kanyang buhay. At patuloy niya pong ipinapahayag. Kaya nga po tayo nandito eh. Di ba? Kaya nga po tayo ay nagdedebosyon. Kasi pinapahayagan tayo ng mahal na ina. Pinapalalahanan niya tayo. Gusto natin gumaling, gusto natin magkaroon ng pagpapala, tayo ay magbalik loob, no? Humingi ng tawad, manampalataya, manalig sa ating Panginoon. Ito, mga kapatid, tatlong bagay po sa mahal na ina. Ang kanyang pananampalataya, paglilingkod, at pagpapahayag. Na dito po tinatawagan po tayo bilang mga deboto ng mahal na ina na sana makita po natin sa ating buhay upang sama-sama tayong maglalakbay. Tayo po, sana sa pananampalataya po natin. Pananampalataya mo, kapatid, pananampalataya ko, na sa Panginoon, tinataas natin ating mga sarili. Panginoon, nataas ko yung karamdaman ko. Yung karamdaman na aking mahal sa buhay. Yung karamdaman, no, physical, emotional, spiritual. Tandaan po natin na ang pananalig na ito, hindi lamang po sa atin. Pinagbibigis po tayo nito. Panalangin natin, di lang ang isa, ang sarili, kundi ang bawat isa, ang lahat ng mga may karamdaman. Na sa araw na ito, tanggapin nila ang pagpapala at kagalingan mula sa Panginoon sa tulong ng panalangin na mahal na ina. At dalhin po tayo sa pananalig na ito, pananampalataya na ito, para maglingkod po sa bawat isa. Maglingkod po. Kasi wala pong pananampalataya pag hindi po natin na isa sa buhay sa atin paglilingkod. Kabutihan na magagawa natin. Kaya mahalaga nga po eh, no, sana hindi po natin pinababayaan ng mga may karamdaman. Salamat po sa lahat po ng mga naglilingkod sa mga may sakit. Napakahirap po dito pong paglilingkod po nito. Ngunit ito po yung paglilingkod na sumasalamin dito po sa buhay ng mahal na ina at sa buhay din ng ating Panginoon. Service, pagbibigay ng sarili. At ito, mga kapatid, na siya magpapakita ng pagpapahayag natin. Pagpapahayag ng ating buhay pananampalataya. Isang pagpapahayag na hindi lamang salita, no? Hindi lamang lumalabas sa ating mati, kundi pagpapahayag na nakikita sa ating pagkilos at sa ating mga gawa. Kaya tayo makita lang pagkakaisa, bakit pag-imission po natin ay magiging buhay tayo po isang simbahan na naglalakbay sama-sama sa tulong ng panalangin at gabay ng mahal na Inang Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Diba po, sa kanya po panalangin, puspusin po tayo ng pagpapala ng Panginoon ngayon po araw na ito. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat.
dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo kay Mariyang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at siyang nagdala sa kanya sa malawalhating luklukan sa langit. Bilang mga peregrino na naglalakbay patungo sa makalangit na harian kasama ni Maria, dalhin at idulog natin ang ating mga panalangin. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, ang ating Santo Papa Francisco, Honesto na ating obispo at lahat ng mga obispo, pari, diakono at mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, upang sa diwa ng kabanalan ni Maria, manatili silang tapat sa kanilang pangangalaga sa buong simbahan. Idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa mga bansa, upang masundan at matularan nila ang makainang pagmamahal ni Maria at maging instrumento o daan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng mas mabuting mundo sa diwa ng mapagpakumbabang paglilingkod ni Maria. Isamo natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa tigib ng sakit at paghihirap, upang magiting nilang pasanin ang kanilang mga krus, kung walang agarang tulong ang maiaalay. Idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon sa piging ng Eukaristiyang ito, upang sa pamamagitan ng tulong at panalangin ni Maria, magpadama tayo ng pagmamahal sa mga may sakit sa pamamagitan ng pagdalaw at paghihikayat sa kanila. Isamo natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nauna na sa atin sa kabilang buhay na walang hanggan, upang sila ay magdiwang magpakailanman, kapiling ng ating pinakamamahal na inang si Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes, idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas po natin sa sandaling katahimikan ang ating mga personal na mga intensyon. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso upang matanggap namin si Kristong iyong anak sa diwa ng pananampalataya, kasunuran at pagtalima ni Maria. Ipagkaloob mo na ang lahat ng tumatawag at namimintuho sa Kanya bilang aming minamahal na ina ay maharanas at mahadama ng Kanyang pagtulong sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
manalangin sa tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang tao, anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inilawal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na halugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang mag-iina ni Hesukristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abangalipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, nakupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan ng dugo na iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagputos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin nila ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin nila ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay na iyong anak na sa aming nagdiktas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na pagkahain ito. Tunghayan mong handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Lobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kabiyak na kanyang puso, kaisa ng mga apostol, mga martir ni Santa Bernardita Subiru, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming naasahan laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Amang handog na ito ng aming pagkipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama na iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Honesto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Ninggin mo ang mga kahilingan na iyong ka na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isay ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang mahararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniniyang walang maliw. Sapagkat aming masisilayan yung kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na managagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw, iligtas sa asalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ang marapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa maayos na pagtanggap ng komunyon, manatili po lamang sa inyong mga kinauupuan. Gagabayan kayo ng ating mga greeters sa pagpila para sa komunyon. Maraming salamat po.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.